mag-away dyan, huwag kayong makipag-away. Huwag nyong, katulad ng mga nakaraang mga balita na may binubuntal, sinasaktan, huwag nyong gagawin yan, ha? Kasi kayo ay mga persons in positions of authority. And being persons in positions of authority, you must be respectable. At kailangan ipakita rin ninyo kayo ay kagalang-galang, no? Kayo ay hindi pwedeng baliwalain, at kayo rin ay nasa mas mataas na antas dun sa mga taong hinuhuli ninyo. You have moral ascendancy, kumbaga. Kaya nasa inyo ang pasensya, dapat nasa inyo ang pagkakaroon ng good manners and right conduct. Okay po ba yun? Kasi ayoko pong makarinig ng reklamo ng mga traffic enforcers ng Lungsod Quezon ay bastos, mapagsamantala, corrupt. Kailangan ang naririnig ko lang ang mga traffic enforcers ng Lungsod Quezon ay kapuri-puri, magagalang, maayos, at marunong makipag-dialogo sa mga tao. At ito ang dapat hindi ninyo gagawin. Huwag na huwag ninyong sasabihin kapag may nahuli kayo. Ang tinanong sa inyo, bakit kami nahuli? Huwag niyo pong sasabihin, utos po ni Mayora. Okay? Kasi yan po ay isang malaking kasalanan. Dahil maraming nagsasabi sa akin, alam mo, Mayora, nahuli kami. O kaya, sinita kami. Tapos pag tinanong namin, ano yung violation namin? Ang sagot, utos po ninyo, ni Mayora. Hindi po ako komunista para mag-utos po. Tapos susundan niyo na walang patayan. Lahat po ng inyong ginagawa sa training ninyo, may patayang batas. Kailangan po ang batas ang inyo pong banggitin kapag tinanong, bakit po ninyo ako hinuli? Sapagkat binayolate po ninyo itong batas na ito against illegal parking. Dahil binayolate po ninyo itong batas na ito na bawal ang sidewalk vendors sa mga lugar na ito. Dahil po binayolate ninyo ang red light. No? Ito po ay mga batas na pinasa ng sanggunian at dumaan sa mahabang proseso, mahabang konsultasyon sa taong bayan. Ha? Kaya hindi ito basta-basta nanggaling lang sa utak ko o ng utak ni naman. Ito po ay proseso ng demokrasya na ating pong isinasagawa at nire-respeto sa Lungsod Quezon. Kaya kung may marinig ako na nagsabi, hinuli ako dahil utos na Mayora, tanggal kayo sa trabaho. Dahil kailangan kabisado ninyo yung mga patayan na ginagamit ninyo sa pagsasagawa ng inyong trabaho. Maliwanag po ba yun? Yes, ma'am! But having said, pao po sa ating lungsod, ay nakakatanggap ng tinatawag na just compensation. At labis po akong nabahala nung nabalitaan ko po mula po sa ating pong city budget, sa city treasurer, na ang dami-dami pala natin mga empleyado dito na nagtatrabaho, nagmamalasakit, nagpupuyat, nag-aaksay ng panahon, ng oras, nawawala sa pamilya, pero ang sweldo ay napakaliit. Hindi pa minimum wage. Sabi ko, hindi ba kahiya-hiyayan tayo ang pamahalaan, pero tayo ang unang lumalabag sa batas. At yan ay ginagawa ng lahat ng local government units. Hindi lang tayo, lahat ay nag-violate ng minimum wage law. And I would like Quezon City to be the very first city na pwedeng ipagmayabang na dito sa Lungsod Quezon ay amin pong pinapahalagahan ang amin pong mga empleyado. Kaya lahat po ng nagtatrabaho na katulad ko, 8 hours a day or even more, ay bibigyan ng minimum wage salary or more, ha? So, ano yung minimum wage? Sa next year, it will be 12,900 something, no? Pero ang ginawa natin, 13,000 na ang minimum wage. Okay. At dahil hindi natin to na i-budget sa ating budget dahil naisip lang po namin ngayon at tapos na po ang pagbasa ng budget. Maaring kung hindi ko mahanap yung budget simula ng January, siguradong April ay ma-implementa na itong minimum wage na gusto kong ibigay sa inyo. So, kung hindi man January, susubukan ko pong January, pero hindi po natin kaya, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Sigurado po, panghawakan po ninyo ang aking mga salita. Ibigay ako ni Ma'am. By April, for sure, you will receive your minimum wage. But having said that,
Yan din po ang pamamaraan ko para ipahiwatig din sa inyo na here in Quezon City, simple lang naman pilosopiya ko eh. I will take care of you, but you must serve the city with all of your heart, sincerely and honestly. Be committed to your city. Ayoko rin na makaraniyo na gumawa kayo ng irregularidad o maano man yan. Kasi pagamat ako ay generous sa ating mga mabuti at masisipag at magagalang at mga tapat na mga lingkod bayan, kapag meron namang pasaway ng lingkod bayan, hindi rin po ako natatakot na tanggalin kayo sa pwesto. Okay? Because wala pong lugar sa lungsod natin para sa mga empleyado hindi nire-respeto ang taong bayan at hindi nire-respeto ang lungsod na kanilang pinaglilingkuran. Kasi isang pambabastos po yan sa lungsod kapag sinuway po ninyo ang mga kautusan at mga batas ng ating pong lungsod. Maniwala po ba yun? Meron tayong deal, ha? I take care of you, but you serve the city with all of your heart, honestly, and with your full commitment. And choose what you want to eat, and sino naman, meron silang kita, di ba? Yun naman ang gusto natin, lahat naman.